Okay. So, magandang hapon mga bata. Ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa musika. At ang ating aralin isa ay ang tunog na naririnig at di naririnig. Ang tunog ay ang di nakikitang bagay na nasasagap ng ating mga tainga at nauunawaan naman ang ating isip. May mga tunog sa ating paligid na naririnig at may mga tunog ding di naririnig. Upang malaman mo kung ano ang mga ito, pakinggan mong mabuti ang mga tunog at alamin kung saan ito nagmumula. Ngayon, maipaparinig ako sa inyong mga tunog at nais kong hulaan ninyo kung saang hayop ito nagmumula. Okay? Para sa una. Saan kaya nagmumula ang tunog na ito? Kung ang sagot ninyo ay ang huni ng ibon, nakuha ninyo ang tamang sagot. Pangalawa. Saan kaya nagmumula ang tunog na ito? Kung ang sagot ninyo na ito ay tahol ng aso, nakuha ninyo ang tamang sagot. Ang pangatlo naman, ano kayang hayop ang may ganyang uri ng tunog? Naiisip nyo na ba kung ano ang tamang sagot? Yan. Ano kayang huni yan? O ano kayang tunog iyan ng hayop? Tama. Ang tunog na yan ay nagmumula sa baka. At para sa panghuli, anong hayop kaya ang may ganyang klase ng tunog? Kung ang sagot ninyo ay ito ay huni ng bubuyog, nakuha ninyo ang tamang sagot. Kung mapapansin ninyo, may iba't ibang uri ng tunog na ating naririnig at ang mga tunog na yan ay nagmumula sa mga hayop. Itong mga larawan na nasa baba, ang mga hayop na ito, naririnig mo ba ang tunog nila? Narinig nyo na ba ang tunog ng isda? Ang tunog ng butterfly o paru-paro? E ang tunog ng langgam, narinig nyo na ba? Marahil ang sagot nyo ay hindi, sapagkat ang mga ganitong hayop ay hindi natin naririnig ang kanilang tunog. Tulad ng mga hayop na gumagawa at hindi gumagawa ng tunog, ang musika ay binubuo rin ng mga tunog na naririnig at di naririnig. Ang mga tunog na naririnig ay naipapakita sa pamamagitan ng iba't ibang uri ng nota o guhit na patayo. Sa musika, kapag tinawag nating tunog na naririnig, ginagamitan ito ng nota o kaya naman ng guhit na patayo. Ang tunog na di naririnig ay naipapakita naman sa pamamagitan ng guhit na baluktot. Ganyan naman ang guhit kung ang tunog ay di naririnig. Pahinga o rest ang tawag sa simbolong ito. Yan. Kapag nakita natin ang simbolo na yan, alam na natin na ang tawag dito ay pahinga o rest. At sumisimbolo ito sa mga tunog na di naririnig. Nawa ay may natutunan kayo sa ating pinag-aralan sa musika.